as an org member, ever since then, nag-stay siya from Kaingin to Ateneo Edge. He was there with us. And he's the type of org member na alam niya kung kailan tatanggi. Kasi may mga members na, sige, Ate G ako, or kukunin ko tong trabaho, magiging project head ako, magiging core team ako. Pero hindi sila nag-pull through, hindi sila tumutuloy sa kung anong expectations namin sa kanila. Pero yung napakagandang quality talaga ni Dan as an org member is that when he says yes, he commits to it, he commits to his answer, and he follows through. Kilala si Daniel bilang valedictorian ng high school at saka ngayong college. At isa sa mga kahiligan niya ay sumali sa mga education sector organization. Like, member siya ng EDGE at president siya ng ANI. Pero lingin sa mga kalaman niyo, bukod sa mga bagay na yon na ginagawa niya, meron pa rin siyang time para sa mga kaibigan niya. Kung meron kaming mga oras na bakasyon sa college, siya yung nag-make sure na magkakaroon kami ng time na magsama-sama. Siya yung nagpa-plano kung saan kami pupunta, ano yung magagawin namin. Pero bukod doon, hindi niya nakaligtaan na magsimba tuwing Linggo. So, isa yun sa mga natutunan ko sa kanya na hindi na nagkakaroon pa rin siya ng time sa iba't ibang tao at sa sarili niya at sa Diyos kahit na busy siya sa iba't ibang ginagawa niya sa school. Ever since high school, magkaklase na kami ni Daniel sa Marikina Science High School. Tapos, so noon pa lang kilala ko na to si Daniel eh. Tapos, before kasi, sobrang competitive ko. And syempre, competitive din tong si Daniel. In fact, parang rivals nga kami. Pero yun, tapos parang once, kasi nahuli niya ako, nakita niya ako nag-check ng papers. Tapos parang tinanong niya, bakit ganyan ako mag-check ng papers? Sobrang strict ko kasi mag-check ng papers. As in, kahit yung tuldok lang sa eye, kapag wala yun, minamalian ko na agad. So yun, parang from there, pinarealize sa akin ni Daniel na parang hindi mo kailangan isaalang-alang yung kapakanan ng iba para lang ikaw yung mag-excel. Parang tinuro niya sa akin yung collective growth. Kasi sobrang naniniwala si Daniel na magaling lang yung isang tao kapag kaya niyang gawing magaling yung ibang tao.